So, bali ang pag-usap pala. So, bali ang pag-usapan natin ngayon, yung mga kadalasang tanong sa akin ng mga kaibigan natin, mga subscriber natin na papunta rin dito sa Papua New Guinea. Marami silang mga katanungan, especially yung mga first timer na magtrabaho abroad at first timer dito sa Papua New Guinea. So, unang-una, sabi nila, ano raw ba dapat yung mga dapat dalhin bilang first timer, ano ba yung nasa loob ng luggage nila. So, bali pag Air New Guinea, ang maximum allowed doon is 30 kilos. 30 kilos. So, papakita mo. Yung bit-bit ko dati, para malinaw. Bilis mo na kahit mainit. Bale, itong gamit ko dati, mali nga ako eh. Kasi 30 kilos, first time ko din nun sa dito, first time ko. So, medyo doubt ako kung baka mag-over baggage ako. Kasi nadala na ako before nung nasa Saudi Arabia ako. Ang laki ng binayaran ko doon. Siguro lagpas 500 riyals na cover baggage ako. So na trauma na ako doon, kaya nandinala ko lang ito. Which is akala ko naman malaki na. Kaya yung ibang mga gamit ko, yung mga basketball shoes, ibang jacket o ibang clothes, naiiwan ko tuloy, baklas ako. So ngayon, ito, ang size nito is nasa ano lang siya, 55 centimeter yung akay niya. 55, ayan, 55. So yung ganito kalaki, para may idea kayo, kahit na buksan mo lahat yan, bulky, kahit na punuin mo to, yung ganito kalaki, sa check-in counter, papatak lang to ng ano, ng 12 point plus kilos lang. So, kung marami kang bibit-bitin, mas maganda yung medyo malaki na nalagi sa bibit-bitin mo. Ito kasi naging bulky pa, akala ko kasi ma-over bulky sa akin. Tapos, ano din na, bulky na, pero umabot lang ng 12 point something kilos lang. So, sayang yung imbis na may madadala pa sana akong iba. Yan. Tapos next ano natin, kung yung baggage nyo, yung medyo malaki-laki na, no? Para yung mga importante ay madala nyo. Hindi yung may nakaayos na lahat. Tapos, doubt tayo kung mag-over baggage tayo o ano. Ngayon, babaklasin mo yun. Which is, importante din yun. So, sayang naman na, imbes na pagpunta mo rito, hindi ka nag-gastos dahil meron ka ng mga bitbit. Ngayon, may iwan mo yun kasi wala kang idea kung susobra ka ba sa bagahe o hindi. Tapos,
importanteng mga bitbit nyo dito, yung mga gamit sa ano, personal na ano, gamit mo na, expect mo na kasi na within 1 month, wala ka pa sweldo niyan eh. So, depende na lang sa company nyo kung may cash advance kayo. Tulad sa amin, meron, binigyan kami, nabitbit namin from Manila, binigyan kami ng $200 nun. So, may pocket money kami. Hindi lahat kasi ganun eh. May mga company na alam na medyo kuripot o ano. Pagdating dito, walang ibibigay. So, at least handa ka. Pagdating mo rito, kahit pa paano, for 1 month, meron ka na dapat yung toothpaste, sabon na, yung personal na sabon mo. Kung may ilig ka sa shampoo, di shampoo. Ano pa ba? Yung mga gamot-gamot. Tulad ko, ito. Kating ko, hindi nawawala lang ito. So, yung mga importante na wala rito, ito. Yung parang nahihilo ka sa biyahe. Wala kang mabilihan nito rito. So, may dala ako nito. Tapos, ako nung may umuwi rito sa amin. Nagpagdala pa ako nito. Mga bibit-bitin nyo naman na gamit. Importante, may tuwalya ka. Hindi lahat nag-i-issue ng tuwalya. Personal mo, tuwalya. Tapos kahit isang jacket lang. Tapos so may panlaro kang basketball kung mahilig ka sa basketball. Tapos t-shirt. Hindi mo na kailangan magpumorma rito eh. Kasi wala ka pumorma dito. Depende na lang kung yung company nyo is required talaga mag-ano kayo. Mag-business attire lagi. So magdala ka nun. Tapos extra shoes. Bili ka. Magdala ka na. Extra shoes ha, lalo na kung mahilig ka sa basketball, magbitbit ka na kasi medyo mahal ang sapatos dito. Tapos dala ka rin ng siyempre medyas para hindi ka nabibili yung po, parang pang 1 week, panyo pang 1 week din, para pagdating mo dito hindi ka talaga lalabas ng pera. So, makatipid ka. Kahit may cash advance ka, kahit pa paano meron ka ng bitbit, hindi ka nagagastos. Mga cloth na face mask. Cloth o para washable, hindi magastos. Or, magdala ka na rin kahit pa paano nung, ano, itong medical mask na to. Pang lalabas ka para mas secure tayo. Tapos, syempre, kailangan ng shorts, mga pambahay mo. At lalo na kung pupunta ka na sa Lay City lang o sa mga punta ka na ng groceries, hindi mo naman kailangan pumorma. So shorts kailangan. Ito, wala naman ako binili dito, puro bitbit ko yan eh. Then extrang ayan, pambahay na damit. Tapos yung mga pangloob na pagpasok sa opisina, white na damit, sandals and t-shirt white pambahay, para hindi ka na talaga bibili. Tapos yun no, snacks, favorite snacks ka, magdala ka rin para meron kang backup kung nagutom ka biglaan sa biyahe. Ano pa ba? Tapos kung mahilig ka magtennis, pwede yan. Pero yan ano, separate yan, hindi pwedeng i-hand carry to. So chine-check in yan. Tapos kung mahilig ka rin mag-vlog, kasi wala kang mabibilihan nitong ganito, yung mga body mount na pang video cam. Importante, ano pa ba? Pinaka-importante dito, kung meron ka rin bibit-bitin, yung mga gadgets. Kasi mahal ang gadgets dito. Pang communicate, cellphone, laptop, kung meron. Power bank, kung meron kang bluetooth na ano, speaker, mouse, para talagang total hindi ka nabibili. Importante ito din kung may mga ano ka, external hard drive yan. Tapos kung anong ngilig mo, kung may headset, dala ka rin. Tapos kung malabo mata mo, huwag mong kakalimutan yung reading glass mo. Yung reading glass, at napakamahal dito.
So, wag mong kakalimutan yung mga napaka-importante na yan, yung reading glass. Ano pa ba? Siyempre, charger, oh, makakalimutan. So, ang ano natin, iba ang saksakan dito. Ayan, yung tatluhan. Kung may mabili ka dyan sa atin na ganito, magdala ka na. Ayan, tatluhan, oh. Ako, Australian, ano ata yan. Kasi ako, hirap na hirap akong maghanap nito, eh. Buti na lang yung sa admin namin, eh, binigyan ako. Ayan, oh, binigyan ako. Kasi alam mo naman yung sa atin, iba. Saksakan nito, iba rin. Bali, ayan, oh, tatluhan yan. Kung may makukuha ka dyan sa Pinas na ganito, bili ka na. Para hindi ka na mga problema. Kasi ang mga saksakan dito, ang mga outlet dito, ganyan. So kung ang dala mo sa atin, yung dalawang ganun, yari. Pag nalobat ka, dumating ka na ano, hindi mo magagamit yung cellphone mo. Tapos isa pa, maliban sa extra shoes na panglaro, importante tsinelas para hindi ka na rin bibili. Huwag mong kalimutan yung mga personal na gamot mo kung may nagme-maintenance ka. High blood o ano. Biogesic yun, yun para sa headache. At medyo mahal ang gamot dito. Diatabs, vitamin C. Ano pa ba? Yung para sa ubo. Hanggat maaari. Pero pag bibili ka sa Mercury Drug o sa kahit anong drugstore dyan, bitbitin nyo, pinaka-importante, bitbitin nyo o isama nyo dun sa mga gamot yung resibo. Napaka-importante yan at baka ma-hold kayo sa airport pag kinwestiyon kayo na napakaraming yung gamot as wala ka na ipakitang reseta o resibo. So, tandaan nyo yan, ha? Ngayon, nabibili naman gamot dito. Yun nga lang, syempre, pinag-usapan natin kung wala kang budget, paano ka bibili? Oh, ang mahal pa naman, no? Kano ba to? Ano mabasa eh. Mahal ang mga gamot dito. So, hanggat maaari, yung mga, kung may mga umiinda-inda ka, o kahit yung pang backup lang ba, magbitbit ka na ng mga gamot. Ito, mga personal na sa toiletries na kailangan na hanggat maaari, pwede ka na rin magbitbit dyan galing sa Pinas. Para hindi ka na ulit bibili. Importante itong pang-ahit. Kung meron ka. Kung mahilig ka dyan. Yun. Saka unang. Yan. Napaka-importante. Deodorant. Mahal dito. Ito. Bit-bit ko pa to. Ito. Pinadala ko pa to. Ang bit-bit ko yan. Ito. That. May mga prefer kayo na brand na deodorant, magbitbit na rin kayo. Isipin nyo may pang 1 month, kahit yung pang 1 month ba. Basta yung ano nyo yung para sa isang buwan, kahit sabihin nyo nang bigyan kayo ng cash advance, kahit papano, ready kayo. Mamaya malayo din pala yung accommodation nyo, yung opisina nyo sa city, so problema nyo pa. Walang mga sari-sari store dito. Ibang iba rito, wala kang mabibili yan. Doon ka lang mismo sa grocery sa Lay City. Ito, ganito mga brand dito. So, mahal din, oh. Twin, kan ba ito? 9. Kina. Spur. Ito yung cologne mo. Personal. Ito pa. Cotton buds. Itong dental floss. Shampoo, meron niya mabibilang pero hanggat maaari kung may pera ka naman dyan sa Pinas pa para hindi ka nagagastos nga rito paulit-ulit ako no kulit ko paulit-ulit shampoo toothbrush at maaari toothbrush dalawa toothpaste dalawa kasi isa dito isa dun sa opisina ganun din ang toothpaste isa rito isa sa opisina tapos suklay alcohol meron ka dapat yan. Tapos yung mga abubot ba? Yung mga pang kulikul ba sa tenga? Napaka-importante niyan, bitbit ka. Tapos
Chali. Yung mga aning-aning dyan, pang umili kang mga lingalikot ng mga buho, uban. Bit-bit ka na rin talaga yan. Marit na bagay naman yung siksik mo sa luggage. Tapos, ito. Nail cutter. Napaka-importante yan. At walang parlor dito. So, kailangan yung mga personal, ano mo, hygiene. Yan, o. Pang, ano sa tenga, linis. Scissor. Importante rin yung scissor eh. Kasi walang barber shop dito eh. Depende kung may kasama ka dyan na nagugupit pagdating mo dyan sa accommodation mo. Eh may nagugupit na. Swerte. Yun nga lang, may mga bayad din yan. So gagastos ka pa rin. Pero kung kunyari trim-trim lang naman na buhok na kaya mo personal na gupitan na sarili mo, o mga patilya, putol, yan, gunting, kailangan mo rin yan. Baba. Siyempre, ball pen, o kung ano, personal na ano. Bali yun, at least pa paano nabigyan ko kayo ng mga idea kung ano yung mga dapat na laman ng luggage niya. Kung first time yung babiyahe abroad, especially dito sa Papua New Guinea, dito sa Lay City na kasi parang probinsya talaga. Walang mga, tandaan nyo, walang mga sari-sari store dito o na mabibilihan mo agad-agad. As in, malayo. Swerte mo kung nandito ka mismo sa, swerte, kung yung opisina mo sa Lay City mismo, di pag break time, pwede kang lumabas. Eh kung paano kung malayo katulad namin, malayo, nga. Kasi ang alis lang namin dito, namimili lang kami every Sunday lang. May schedule pa yun, hindi ako pwedeng pumunta every Sunday. So kung nagkano ako ngayong Sunday, yung iba naman. So schedule, kasi limit pa yung pwedeng lumabas sa amin. Dahil nga din sa pandemic, hindi pa rin ano. Saka yung availability rin nung sasakyan. Ano pa ba? Pag may nakalimutan pa ako, i-comment yun na lang. So, naipakita ko na yung mga basic na dapat yung bitbitin o dalhin sa loob ng luggage nyo. Abubot. So, nasagot na natin yung ibang tanong ng mga subscriber natin. Salamat pala sa inyo, ha. Meron din pala akong subscribers. Meron din pala natutuwa. Saka shoutout dun sa mga nagpe-personal message sa akin na maganda yung mga feedback dun sa vlogs natin. Ito, pakikita ko din yung mga comments nila. Salamat sa inyo. Tapos meron din nagtanong 500 na daw yung monthly allowance nila sa contract. So, pagkakaalam ko pa ganyan, baka ayun na yung sa food allowance nyo. Baka separate yung food. Sa 500, kaya naman siguro. Kasi food dito, medyo mura naman yung mga ano, locally na ano, gulay. May mo sa grocery, depende sa iyo kung matipid ka naman. Hindi kasi ako ano sa food, dahil nga free kami dito, kakain lang kami libre kasama dun sa ano namin, may tagaluto na sila na namimili. Pero sa tingin ko okay na yung 500 kina per month. Malaki na yun, no? Ang tipid-tipid. Kasi hindi ka naman magkakarni eh. Hindi ka naman magkakarni araw-araw, di ba? Kung gusto mo sa gabi mag-sandwich ka lang, o di gawa ka, bili ka ng tasty, gawa ka ng tuna, personal mo. Makakatipid ka. O kaya luto ka sa gabi. Yung typical na ginagawa ng mga OFW para makatipid ng food. Luto sa gabi,
pagkain na kinabukasan. So sa gabi lang nandito ko para mga tipid. Namiss ko na nga rin yung ganun eh. Sa Saudi kasi ganun yung ganun kanya-kanya. Dito kasi hindi, mayroon kaming cook. Gising ka, kakain ka na lang. Ganun, parang naka-ready na yan 3 times a day. So ano pa ba? Saka bago ko pala makalimutan, yung pass, look pass. Kailangan yun, i-download nyo. Pakikita ko. Saka i-ano ko yung link. Kasi sa NAIA pa lang, pipila ka sa check-in counter, sa check-in luggage counter, hihingi na kagad yan, yan. Naka-fill up ka online yan, parang health declaration, something yan eh. Marami ka, mahaba yan. So, dapat sa bahay pa lang, naka-fill up ka na yan, naka-download ka na yan, naka-fill up ka na. At doon sa pila, doon sa, halimbawa sa Air New Guinea, check-in luggage counter, hanapin na sa iyo ng mga ano yan, ng mga guardia o ng airline na no personnel kung naka-fill up ka na. Kung hindi, hindi ka nila pa padediretso yan. So abala yan kung doon ka pa lang mag-fill up eh, kung wala kang data katulad nung may mga nakasama, nakasabay ako as in galing pa sila sa probinsya, wala silang data, yun problema. Buti na lang mababait yung mga kababayan natin eh, pina-connect sila. Kasi ba tinulungan ko na ako paano? Kasi buti yung sa lagay ko noon na na-inform na ako in advance ng sister ko na nasa Port Moresby naman. So hindi na kumbaga ready ako kasi nasabihan na rin ako ng kapatid ko. Basta kung may mga bagay ka na binili o ano na common sense na rin, yung mga resibo kailangan isama mo, bitbitin mo mga resibo. Saka huwag ka maglalagay ng mga gadget doon sa check-in luggage na alam mong mga mahalagang bagay nandun sa hand carry mo dapat. Huwag ka maglalagay sa check-in luggage, napaka-importante niyan, huwag nyo kakalimutan pa. Kung mga mahilig ka sa movies, yung mga download ka na dyan, backup ka na rito sa hard drive. Lalo't wala kayong hindi ko sure kung may free wifi kayo sa accommodation. Kasi kung hindi, sarili mong gastos. So net mo, hindi ka na pwede, lalo kung data gamit mo, magastos kung mag-download ka. So dyan pa lang, kung may mga backup kang, kung mahilig ka sa movies, music, mag-save ka na sa external hard drive. Isa pa pala, isa pa importante, kung babiyahe ka, yung mga government IDs mo, ito, pag-ibig, personal, na nasa wallet mo, bitbitin mo na rin, huwag mo na iwan sa inyo. Kasi dito, kung ano ka na, kung mag-apply ka ng driver's license, kahit pa paano required, pag meron kang driver license sa atin, madali na. Saka yung SSS card, TIN, kasi malayo tayo sa Pinas. So kung may online transaction tayo o mga ano sa Pilipinas na lakarin, at least hawak mo. Hawak mo yung mga government IDs mo. Huwag na huwag mong iiwan yun, dapat lagi niya bitbit ko yan, laptop, pati itong mismong patungan ng laptop, bitbit ko pa talaga to. Lagi mo kaliit-liit ng anak, ano, dala ko pa yan. Ito dito ko na rin din binili, kasi yung gamit kong mouse, ano yan, may wire, nakakairita. Itong Logitech na wireless, medyo mahal din, nasa 75k na o 80k na ba o 90, basta less than 100, so mahal din. Kaya kung may mga ganyan ka na sa Pinas, personal mo, bitbitin mo na rin para hindi ka nagbibili.